Good morning sa inyo mga idol. Nandito tayo ngayon sa motor ko ng HLM. Magpapayos tayo ng drag chilling kasi maluwag na yung tie rod end niya. Papalit tayo ng bago. Pakita ko sa inyo kung paano sila binaklas yung kanina. Yan mga idol, makikita nyo dito itinatanggal na ni kabayan yung yung drag link natin. Bali ginamitin niya na ng acetylene kasi yung tie rod end niya, yung tornillo niya batigas na, kumbaga na fix na dahil sa kalawang. At ginawa niya, binabagan niya na lang para tunawin yung nut para madali matanggal. Kasi yung tie rod end naman set naman niya na bibili for replacement. Pag bumili ka, may kasama rin na bagong tornillo yan. Kaya okay lang na niya na sunugin na lang. Tuwi muna. Abo lang yan yung problem. Ayay. Si Chipo. Oh, yan mga ginatawag na pangmadalian na teknik. Pag hindi natatanggal yung mga nut, kailangan si Tiling. May kalain. Yung kasalog na kasi yung truckling natin at maalog na rin, kaya pinapalitan natin kay Kabayan. Shoutout dito sa aking napakasipag na mekaniko. Pare, baka may gusto ko ngayon shoutout, pare. Shout out dyan sa mga tropa natin taga Bicol. Bicol. Mga Uragonoy. Uragon. At sa mga kasama nating kapwa mekaniko. Kapwa mekaniko. Oh, shout out sa mga taga HLM. Yan. Mga kanyan, mga buddy, pag hindi natanggal yung tornillo talaga, kailangan talaga hinangin yan. Gamitan na kasi tilin. Palit na rin kasi yan, set rin kasi yung binibili yan na dyan eh. Natawag yan, yung dulo na yan. Tie rod end. Isang set rin kasi, may tornillo na bago na rin yan. Kaya kahit sirain mo na yun, wala na problema yan. For replacement naman yan eh. Ngayon naman pinapalo niya na yung tie rod end para matanggal dun sa pinapasukan niya na butas kasi fix talaga yun, napakatigas niyan. Kaya talaga gagamitan mo siya ng persa para matanggal siya. Yon mga buddy, tinatanggal na yung dulo ng drag link, kapalitan na bago, ginagrinder muna kasi naka-fix yun eh. Yan. Kaya natin bas natin Kia Grand Bird 235. Si nagbabalik si Kabayan, siya pa rin naman gumagawa. Nabakasan nila yung lumang tie rod end. Ngayon, ikakabit naman nila ngayon yung bagong tie rod end. I-welding na nila yan. At yan na, sinukot na rin namin kanina para may balik ulit yung tamang sukat sa pinagkabitan niya. Yun nga mga buddy, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Palagi tandaan, ingat na palagi sa kalsada at respeto sa kada isa.